Hello mga kamamshi! Tara, samahan niyo muna kami magbakasyon sa Hong Kong. Bali doon muna ako mag-celebrate ng birthday ko and kasama ko yung dalawang kids at yung isang sister ko. Hindi makakasama yung daddy nila kasi hindi pwedeng iwanan yung trabaho. Kaya medyo malungkot ako pero dapat mag-enjoy pa din ako kasi kasama ko yung mga bata and syempre birthday ko. And 8:30 AM, andito na kami sa Iloilo Airport kaya medyo maaga pa kaming gumising kanina kasi yung flight namin is 10 AM papuntang Manila kasi walang direct na flight papuntang Iloilo to Hong Kong. And 11:30 AM, andito na po kami sa Manila Airport and yung flight namin papuntang Hong Kong is mamaya pang 5:30 PM. Opo, malayo po yung agwat na pinili kong oras. Hindi po ako nag-direct flight kasi po, ang lapit lang nung oras nila and alam nyo naman yung Cebu Pacific, di ba? Laging delayed. Baka mamaya magka-emergency, hindi kami makahabol sa flight. Kaya mas pinili ko talaga yung mga 4 hours and 5 hours yung lockdown nila. And yung sister ko din, first time niya lang mag-a-abroad, kaya naisip ko baka mamaya mahaba yung interview ng immigration sa kanya. Kaya 'di ba, at least mahaba yung oras namin, hindi kami natataranta, hindi kami nagmamadali, relax lang yung biyahe namin. Bago kami mag-check-in papuntang Hong Kong, is nagbayad muna ako ng travel tax. Opo, kailangan nating magbayad ng travel tax bago mag-check-in papuntang Hong Kong. And yung nabayaran ko sa adult po is 1,620 each and sa bata naman is 810 bawat isa. And naka-check-in na kami papuntang Hong Kong and trabaho muna, 'di ba, habang nag-aantay kami ng flight. And thankful pala ako kasi nakapasa yung kapatid ko sa immigration kasi nga medyo kabado kaming konti kasi nga first time niya and yung trabaho niya is virtual assistant. Kaya medyo kabado kami ng konti. Ayun, so happy kami kasi nga nakasakay na kami papuntang Hong Kong and 2 hours yung biyahe. So mga 8:30 PM nasa Hong Kong na kami. And nandito na nga kami sa Hong Kong Airport and medyo kabado kami ng sister ko kasi nga first time lang namin dito sa Hong Kong and wala kaming tour guide, kami-kami lang talaga, wala si daddy nila. Buti na lang nakasali ako sa mga Facebook group ng mga Hong Kong travel. Super thankful talaga ako sa group na yun, especially kay Ma'am Giselle kasi nagka-idea talaga ako kung saan kami mamamasyal dito, saan yung hotel, saan kami pupunta. Pati yung driver na nakuha ko dito sa airport papuntang hotel is nakuha ko din sa FB group na yun. Opo, si Sir Hyatt Abid, super bait niya po, sinundo niya pa po kami sa loob para hindi na kami maganda ligaw-ligaw. Insinamahan niya pa ako kunin yung packet wifi. Super bait po ni Sir Hyatt Abid. PM nyo lang siya. And yung packet wifi pala is sa Klook ko po yan nabili. Pag order nyo sa Klook, may lalabas yan na QR code and ipapakita nyo lang po yan sa Hong Kong Airport. Meron po doon na isang lugar kung saan pwede kumuha ng packet wifi. Papakita nyo lang yung QR code and 24 hours daw kasi open doon. Since gabi na yung dating namin, mas convenient siya. Hello mga kamamshi! So hindi na po ako nakapag-update agad kagabi kasi super pagod na talaga kami sa biyahe. Kaya diretso pahinga na agad kami. And ngayon tanghali na, 12 PM na. Medyo late na kami gumising. Hello? Kasi nga para mabawi namin yung pagod sa biyahe kahapon. And itutour ko muna kayo dito sa hotel namin. Mabilis ang tour lang. Dito pala kami naka-check-in mga kamamshi sa City View. Nabuko lang po yan sa Agoda. Makikita nyo rin yan. I-search nyo lang yan. Pagpasok nyo ng pinto, ito na agad yung CR. May bathtub. Ang ganda ng CR nila mga kamamshi. So para sa akin, 5-star yung CR nila kasi ang linis, ang ganda ng shower, may bathtub, may blower, and kompleto. Ayan, outfit check. Ito yung outfit ko today sa first, ano namin, gala. And paglabas nyo, ayan, may sampayan, may cabinet. Meron din silang, ano, safety lock. Ayan, and bumili kami ng tubig sa Pinas. Bumili kami ng tubig. Pagpasensya nyo na yung mga kalat namin, mga baggage. Bumili na kami ng tubig kasi sabi dun sa FB group is mahal daw dito. Sumali po ako sa, ano, sa FB group sa Hong Kong. Ayan. Big help po sa akin lahat kasi nakapag-DIY travel kami ng mga bata. Kaming apat lang. And meron silang kettle. Ano pala mga mamshi, hindi ko alam. Itong City View Hotel is meron silang free water nasa baba, nasa lobby. Meron din silang free coffee. And everyday din sila naglilinis dito kasi kanina may kumatok. Kaninang 10 AM may kumakatok. Maglilinis, ganon, mag-refill.
Kaya ito yung napili ko kasi ang laki ng space. Kasi diba, ang dami ditong hotel. Mas mura din naman yung iba. Ito, parang yung nabayaran ko is 5 nights kami, 5 nights. Nasa 35,000 pesos. So parang ano siya, nasa 6,000 per night. Ganon, parang ganon, nasa 6,000 plus. And okay lang din kasi at least malaki yung space and may trabaho din kasi kami. Kaya kailangan ko talaga ng table kasi may trabaho pa din ako kahit nasa bakasyon. And yung pinili ko is dalawang double bed. Kasya na kami. So far okay naman. Hindi masikip. May upuan pa. Tapos ito yung view namin. Ayan. So let's go. Punta muna tayo. Mag-lunch muna kami. Samahan nyo kami gumala ngayong araw. So pala mga moms, bumili ako nito. Nagdala ako ng ganitong saksakan. Kasi yung saksakan nila is ganito. Si Kalix ang ingay. Daldal. Kaya mas okay magdala ng ganitong saksakan. And sali kayo dun sa FB group, sa Facebook, yung sinalihan ko. Kasi kahit anong itanong nyo, maraming sasagot. Mabilis silang mag-comment dun sa tatanungin nyo, ganun. Thank you sa FB group na yon. So let's go! Ito pa na yung itsura ng labas ng hotel namin. And paglabas yung mga kamamshi, ang dami nyo na agad kainan. And sobrang lapit lang din ito sa ladies market. Yung parang divisoria nila, ganun. Kahit saan talaga may kainan. And yung kainan din, may mahal, may mura, parang Pilipinas din. Pero dito mga kamamshi, nawindang talaga ako sa mga building at sa dami ng tao. Pero hindi siya super init, hindi mainit, kaya ang dami naglalakad talaga. And since first day namin dito sa Hong Kong mga kamamshi, eh nangangapa pa talaga kami, nagkandaligaw-ligaw nga kami kung saan yung ATM machine. Kasi nga mag-withdraw ako, gamit yung GoTime. GoTime po yung ginamit ko, sa FB group ko lang din yan nalaman. And so far, naka-withdraw ko ng payapa, walang hassle. And sa Bank of China po ako nag-withdraw kasi wala daw charge doon. And ang baba ng rate doon, nasa 7.4 lang ata or 7.5. Basta nakatipid ako sa GoTime. And nandito na kami sa MTR mga kamamshi. Alam nyo ba, ang ganda ng MTR nila. Parang LRT yan dito sa Pilipinas. Pero sa kanila, ang bongga. Parang airport. Ang lamig. Ang ganun. Kaya lang, syempre, dahil first day nga namin, eh nangangapa-ngapa pa kami. And hindi ko rin alam na hindi pala pwedeng sumabay si Kuya Isan sa pagpasok. Pero lahat po kami merong Octopus card bawat isa. Nabili ko lang din po sa airport. Dapat meron kayo bawat isa, pati yung bata. Yung pre lang po si Baby Calix kasi 3 years old pa baba yung pre na Octopus card. And yung sa amin ng sister ko is may load na 200 HKD and sa bata naman is may load na 100 HKD. And tips ko din sa inyo is huwag nyo muna lalagyan ng malaki yung Octopus card nyo kasi mura lang naman po yung pamasahe sa MTR. Nasa 10 HKD lang, 15 HKD, depende po sa layo. And madali lang naman po mag-load ng Octopus card doon din mismo sa MTR station. May mga machine po doon and pwede nyo ring malaman doon yung balance ng Octopus card nyo. And dahil first time nga lang namin nakasakay sa MTR nila, eh naligaw nga kami mga kamamshi na mali yung lane na sinakyan namin. Pero inaral ko ng mabuti at tinitigan ko talaga yung bawat lane. And madali lang pala malaman yung MTR nila mga kamamshi kasi may mga color coding yung lane and may mga pangalan lahat. Kaya nakarating kami ng mapayapa sa The Pink Tram. Ito muna yung first destination namin dito sa Hong Kong kasi bukas pa naman kami pupunta ng Disneyland kasi bukas pa yung birthday ko. And maganda to mga mamshi, nakita ko to sa mga video, yung train na aakyat ng bundok, ganun. And madali lang din hanapin yung The Pink Tram kasi may mga sign naman sa daan. And yung ticket, nabook ko lang din yan sa Klook, ayan. Para hindi na ako pipilay, papakita ko na lang yung QR code and mas mura nga daw sa Klook kesa sa mismong site nila. And excited na kami ng mga bata kasi nga, first time namin sasakay ng train na aakyat ng bundok. And for the picture muna ang mamshi nyo, oh. And yung ticket sa Klook mga kamamshi is i-email nila yan, yung QR code. Kaya mas better yung active na email yung ilagay nyo sa Klook kasi nasa email yung QR code ticket. And sobrang ganda dito mga kamamshi, para kang nanaginip, alam mo yun, yung umaakyat yung train sa bundok tapos nakikita mo yung buong city, worth it talaga yung
binayad ko dito. And nakarating na nga kami sa Peak Tram Mall. Opo, may mall sa tuktok ng bundok. And nagmerienda muna kami dito sa Maharlika na restaurant. Yung hinabol ko lang talaga dito, yung view. At least, diba, ang ganda ng view. Makikita mo yung buong city. Pero Maharlika yung pagkain. Nasa 300 HKD. Mahal na yun sa pera natin. O, diba, for the convert ang mamshi nyo. Pero at least, diba, for the experience. Kasi once in a while lang naman to. And after namin magmerienda, binilang ko muna ng chocolate treats yung mga bata kasi ang nilikot, 'di ba? Para sumunod sila sa akin. And tuwang-tuwa nga sila sa mga chocolates kasi ang dami mo talagang pagpipilian. And pauwi na kami mga kamamshi kasi 7 PM na, pero ang liwanag pa dito. And yung kinuha ko palang ticket is back and forth para pagpauwi na kami, hindi na rin ako mahihirapan. And ang ganda ng pababa mga kamamshi, parang malalaglag yung train, pero hindi nakakatakot. And tuwang-tuwa nga yung mga bata eh. Ang tawag nga nila is Thomas Train. And nung pauwi na kami mga kamamshi, eh may taxi dun pagbaba namin ng train, kaya nagtaxi na lang kami kasi medyo pagod na kami kakalakad, tsaka naligaw din kasi kami, kaya parang pagod na kami maghapon, kaya nagtaxi na lang kami. Kaya lang di ko expected, sobrang mahal pala. 480 HKD yung singil sa akin, so nasa 3,500 siya sa pera natin. Yung pala na scam ako kasi yung tunnel 100 yung singil sa akin, yung pala yung tunnel dito is 25 50 lang dapat yung singil niya, kaya lang dinagdagan niya. So may loko-loko din pala talagang mga taxi dito sa Hong Kong, kaya mas better MRT na lang talaga kasi madali lang naman talaga yung MRT, tiis-tiis lang talaga sa lakad. Hello mga kamamshi, it's my birthday today. Papunta kami ngayon sa Hong Kong Disneyland, tara samahan nyo kami. And ito yung aking outfit today, birthday outfit inspired by Snow White. And super excited na ako kasi nga gusto ko talaga pumunta sa Disneyland. Ito yung outfit ko ngayon. Yung outfit ko today kasi favorite Disney princess ko talaga si Snow White since bata pa ako. So ayan, let's go! And bago kami pumunta ng Disneyland, eh binilhan muna ako ng sister ko ng flowers. Thank you sister! And dito na namin dito sa MTR, and talagang alam na namin mga kamamshi kung saan kami pupunta. Talagang inaral namin, and talagang madali lang din malaman kasi may mga sign. Madali lang pala matutunan yung MTR dito. Kakabahan ka lang talaga kapag first time kasi kinabahan din talaga kami. And kung may bata kayo mga kamamshi and may stroller, dapat hanapin nyo yung lift elevator kasi galitan kami nang dumaan kami sa escalator na may stroller. Opo. And 20 minutes yung travel namin simula sa hotel papuntang Disneyland. Nasa dulo po talaga kasi yung location ng Disneyland. And andito na kami sa Disneyland train. Opo, nakikita ko lang to sa mga post noon, pero ngayon nakasakay na ako. And ayan, andito na kami sa Ark ng Hong Kong Disneyland. And super thankful ako kay Lord kasi ang ganda ng weather ngayong birthday ko. Hindi maaraw, hindi maulan, cloudy lang. Kasi nga po, pag May daw is maulan talaga sa Hong Kong. And yung kinuha kong ticket is sa Klook pa din. Lahat po sa Klook ko na kinuha para QR code na lang ipapakita ko. Hindi na ako pipila. And mas mura nga daw po sa Klook. And pwedeng-pwede nyong gamitin yung discount code ni Ma'am Giselle para mas makaless pa kayo ng 5%. And pagdating namin, nagkataka kami ang daming tao sa gilid ng kalsada. Yun pala, magpaparaid sila Mickey Mouse. Balit 12 PM na ng tanghali kami, nakarating. And saktong-sakto lang pala yung dating namin. And hindi ko nga alam kung mas excited pa ba ako kaysa sa mga bata. Lalo na si Kuya Isan ayaw tumingin kasi tinutopak siya. Gusto daw niyang pumasok ng castle. Eh hindi naman kami pwedeng pumasok doon. Kaya yun, in-enjoy ko na lang yung moment. Ako na lang yung nag-high ng nag-high kila Mickey Mouse. And after ng parade, naghanap muna kami ng makakainan. Bali yung lunch voucher namin ng kamamshi, nabili ko lang din yan sa Klook. Opo. Bali QR code lang din yung ipambabayad nyo dyan. Pero hindi ako nasarapan sa pagkain. Not recommended ha para sa akin kasi hindi siya masarap. Walang lasa, ganon. And nag-download ako ng app na Hong Kong Disneyland para makita nyo yung buong mapa ng Hong Kong Disneyland. Big help po yun. At least alam nyo kung saan kayo pupunta, hindi kayo maliligaw. And medyo sad ako kasi wala si Snow White. Di kami nakapagpa-picture. Kaya kami-kami na lang yung nag-picture sa castle for the picture. Pampalit ng profile picture sa FB. And after namin mag-pictorial, eh pupuntahan namin si Grizzly. Opo, gustong-gusto ko talaga matry yung Grizzly kasi nga must try daw talaga yon sabi dun sa FB group. Kaya pumunta kami. And nakakatawa kasi may parking lot yung mga stroller. First time ko nakakita
benta ng ganito mga kamamshi. Kaya iniwan na lang din namin doon yung stroller ni Calix kasi mukhang safe naman mga kamamshi. Ang daming gamit sa mga stroller pero parang wala naman talagang kukuha. And pagdating namin sa Grizzly, hindi pala pwede si Calix mga kamamshi. Si Kuya Isa lang yung pwede. Kaya ako na lang mag-isa nag-try. And ayaw din ng kapatid ko kaya iniwan ko na lang muna silang tatlo sa playground and ako na lang talaga mag-isa nag-try mga kamamshi. Lakasan na lang talaga ng loob to for the experience. And lahat pala ng mga attractions dito mga kamamshi is libre, free po. Kasama na po yun sa binayad yung ticket sa Disneyland. And pakinggan nyo muna mga mamshi kung paano ako sumigaw kasi ang extreme pala nitong Grizzly. Akala ko parang chill ride lang siya. Hindi, nakakakaba, nakakagulat. Buti na lang hindi ko nabitawan yung cellphone ko habang nagbibideo pero so far nag-enjoy talaga ako. Medyo nabuhay lang talaga yung mga kalamnan ko sa katawan. Rides, binilang ko muna ng popcorn snack yung mga bata. Kasama po yan sa meal voucher, lunch, and dinner na kinuha ko sa Klook. And ang sarap ng popcorn mga kamamshi, promise. And tuwang-tuwa talaga ako sa mga park stroller dito. Diba? Ang safe. Walang kumukuha or walang nagnanakaw. Next is pupuntahan naman namin si Iron Man kasi gustong mag-rides doon ni Kuya Isan. And uulitin ko po lahat po ng rides dito pagpasok nyo ng Hong Kong Disneyland is free. Kasama na po yan sa ticket na binayaran nyo. Mag-rides man kayo o hindi, ganun pa din yung babayaran yung ticket sa Klook. And kami lang ni Kuya Isan yung mag-rides dito kay Iron Man kasi si Calix tulog and hindi rin siya pwede dito sa age niya. And ayaw din ng sister ko mag-rides kasi masama yata yung pakiramdam niya. Pero so far, nag-enjoy talaga kami ni Kuya Isan lalo na si Kuya Isan super enjoy and ang ganda din ng experience dito mga kamamshi. Parang totoong lumilipad ka talaga. Must try din talaga to kasama yung kids nyo. And after rides, bumili naman ako ng ice cream. Kasama din po yan sa meal voucher. Bali, dalawa po kasi yung voucher na kinuha ko. Tag-isa kami ng kapatid ko. Bali, dalawang snack and dalawang meals. And si Calix tulog pa din. Opo. Pupunta naman kami ngayon kay Frozen Elsa. Kaya lang di kami nakapag-rides mga kamamshi. Nag-picture-picture lang kami. Kasi ang haba pala ng pila kay Frozen. Ang daming pumipila. 20 minutes pa yung pila. So, tamang picture na lang kami. Ito kami ngayon sa World of Frozen. Alam niyo mga kamamshi, ang daming tao ngayon. And natutuwa ako kasi ang daming nagko-compliment ng suot ko. Kasi Snow White, yung mga staff, halos yung nagko-compliment sa akin. Siguro natutuwa din sila. Magpa 5 PM na, aantayin na lang namin yung fireworks. And 5 PM, may parade ulit. Medyo sad lang ako kasi hindi kasama yung mga Disney princess. And 5:30 PM mga kamamshi, tumambay na kami dito sa bandang upuan para makanood na kami ng Momentous Fireworks. Tamang tambay na kasi paunahan nga daw po ng pwesto. And pagod na rin kami, kaya talagang nakaupo na lang talaga kami hanggang maggabi. Pero ang tagal pala nito, akala ko 7 PM mag-i-start na yung ending, 8:30 PM nag-start. Medyo kabado pa nga kami kasi baka uulan, pero hindi. Super thankful talaga ako kay Lord kasi naranasan ko tong Momentous na fireworks. Ito talaga yung pinaka-aantay ng lahat. And muntik na nga akong maiyak kung hindi lang maraming tao. And super thankful din ako kay Daddy sa partner ko sa pag-i-sponsor sa travel namin. Thank you so much Daddy sa lahat-lahat. So ayan, panoorin muna natin.
fireworks, natapos na yung fireworks, and ito lang masasabi ko mga kamamshi, ito yung pinakamasayang birthday ko sa buong buhay ko, and ito rin yung pinakamagandang fireworks na nakita ko sa buong buhay ko, kaya thankful ako, sobrang thank you kay Lord, thank you kay Daddy, sobrang grateful talaga ako, sobrang happy ng inner child ko, and na-realize ko din, kahit ilang taon na tayo, kahit tumanda man tayo, hanggat buhay tayo, kaya pa rin natin tuparin yung mga pangarap natin sa buhay. And 12 AM na nga kami nakauwi, and medyo nagutom kami, kaya bumili muna ako ng snack dito sa Jollibee. And hindi masyadong masarap yung fried chicken nila mga mamsi, tsaka yung rice na yan. Hindi ako nasarapan, pero yung spaghetti okay naman. And yung MTR train mga kamamsi is hanggang 1 AM, kaya sakto lang din after ng Disneyland. And day 4 na namin dito sa Hong Kong, and kumain muna kami bago pumunta sa Ngongping Cable Car. Sobrang sarap nitong beef mga mamsi, yung beef noodles. And binilhan muna ako ng kapatid ko ng tulip cake. Thank you sister. And ngayon, papunta na kami sa Ngongping Cable Car. Isa din to sa tourist spot dito sa Hong Kong. Ito yung may malaking Buddha. Pero sasakay muna kami ng cable car bago makapunta doon. And madali lang din tong hanapin sa MTR. And maraming sign mga kamamsi sa daanan. Kaya madali lang din talaga siyang hanapin. And nabili ko lang din ulit sa Klook yung ticket namin. Madali lang din mag-book sa Klook. And pagbayad nyo sa Klook, andyan na agad yung QR code. Hindi ka na rin ulit pipila. And yung kinuha ko mga kamamsi is yung crystal. Kasi yung standard po, hindi crystal yung apakan, hindi transparent. Pero yung crystal, makikita mo talaga yung apakan mo, makikita mo yung nasa ilalim mo. Pero nalulula ako mga kamamshi nung una kasi nga po, feeling ko malalaglag kami gawa nung ang taas-taas and bundok talaga yung tatawirin namin. And dumaan din kami sa dagat, kaya parang nalulula ako lalo na kapag tumitingin ako sa paahan. Feeling ko parang malalaglag kami, pero the best experience pa rin to sa amin ng mga bata. And nasa 20 minutes yung travel namin, so feeling ko ang tagal-tagal namin lumilipad ng mga bata. Pero ang saya-saya pa rin mga mamshi, nakaka-nervous lang ng konti. And after 20 minutes, nakababa na kami ng cable car kahit medyo nahihilo ko kasi nga nalulula ako. Pero okay lang kasi pupuntahan namin ngayon si Big Buddha. And may mga kainan din dito mga kamamshi. May cafe, may Starbucks, may 7-Eleven. Medyo mahaba-haba din yung lakad. Parang nasa 15 minutes yung lakad namin papunta kay Buddha. Pero okay lang for the experience pa rin. And malamig na rin yung hangin dito kasi nasa bundok na pala kami. And 5 PM na kami dumating kaya hindi nasa syadong mainit. Pero yung Ngongping na cable car is hanggang 6:30 PM lang, kaya kailangan din namin bumalik agad. Pero kahit close na yung Ngongping cable, okay lang kasi may mga bus and taxi din naman dito, kaya wala namang problema kahit late ka makauwi. Kaya lang, kailangan namin bumalik kasi nga po, back and forth yung kinuha ko, sayang naman yung binayad ko na ticket. E nandito na kami kay Big Buddha, nasa malapitan na kami, pero hindi na ako nakaakyat ng hagdan mga kamamshi kasi nga po, pagod na kami and yung mga bata ayaw na rin umakyat ng hagdan. And pabalik na kami, 6:30 na, pero ang liwaliwanag pa rin dito. And ngayon, tulog na naman si Calix. Pero this time mga mamshi, mas na-appreciate ko yung paligid. Kasi hindi na kami nagbibideo, hindi na kami nagpipicture. Mas na-appreciate ko ngayon yung paligid. Pero nalulula pa din talaga ako mga kamamshi kasi nga po, sobrang taas. And after namin dito sa Ngongping Cable Car, dumiretso na kami sa TST, sa Chim Cham Chu. Di ko alam kung paano i-pronounce, basta TST siya. And may gusto lang akong bilhin na birthday gift para sa sarili ko. Tamang lakad lang kami dito. Pero ang daming tao pala dito mga kamamshi, ito yata yung pinaka-city ng Hong Kong eh. Andito lahat ng mga Prada, lahat ng magagandang mga bilihan, mga Gucci, mga LV, andito lahat. Ang dami ding mall dito mga kamamshi and sobrang dami ding kainan. And napabili na nga ako ng watch, birthday gift ko sa sarili ko. Minsan lang naman to, kaya siguro deserve ko din naman. And 9 PM na kami, nakauwi ng hotel and si Calix nagpupo. Hindi ko nga alam mga mamshi bakit siya ganyan magpupo. Ayaw niyang humarap. And nagbublow na kami ng birthday cake ko na binili ng mga sisters ko. Thank you so much and happy Mother's Day din mga kamamshi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. And day 5 na nga namin dito sa Hong Kong. Bali, last day na namin to ngayon. Kasi bukas, maaga pa yung flight namin. Kaya mamimili na ako ngayon ng mga pasalubong. And pumunta muna ako dito sa Ladies Market. Sobrang lapit lang ito sa hotel namin mga kamamshi. Mga 2
minutes lang yung lalakarin. And sabi nga nila sa FB group, sobrang mura nga daw ng mga bilihan dito. Parang Divisoria. And nakabili nga ako dito ng mga magnet, 10 piraso, nasa 100 HKD lang. And nakabili din ako ng tote bag, nasa 100 Hong Kong dollars lang siya, 7 piraso na. So, nag-convert ako, nasa 100 pesos lang yung isang piraso. Okay na rin, mura na rin kung pang souvenir, diba, at pasalubong. And tamang picture pa din ako kami ng mga bata. Kasi diba, minsan na naman kami nandito, kaya lubos-lubusin na namin bawat sulok, picturean na, tsaka ang gaganda ng mga building. And kumain kami dito sa may goose, yung parang duck, ayan. Try nyo yan mga mamshi, must try talaga yan. Hindi naman siya ganun kamahal, mura lang din, nasa 60 HKD, ganyan. And masarap siya, worth it din. And bumalik muna kami ng hotel and nagpalit muna ako ng damit mga kamamshi kasi ang init pala nung suot ko kanina. And yung kapatid ko, tsaka yung mga bata, iniwan ko na rin sa hotel para hindi na sila mapagod kasi mamimili lang naman ako ng mga pasalubong. And pumunta ako sa DS Grocery. Nakita ko lang din to sa FB group. Sabi nila, dito daw yung bilihan ng mga murang chocolate, murang mga peanut, ganon. And totoo nga, mga mura nga din naman sila sa to lang din kung i-convert natin sa pera natin. Pero dito sa Hong Kong, mura na siya. And hindi naman pwedeng wala akong pasalubong sa Pinas, ba? Diba? Kaya bumili na lang din ako ng mga murang chocolate. Yan yung nabili ko. Nasa 14 Hong Kong dollars lang siya, bawat isa. So, nasa 100 pesos sa pera natin. Okay na din, mura na rin. And nakipagkita muna ako sa old friend ko dito sa Hong Kong. Bali, dito siya nagtatrabaho. And dahil Mother's Day ngayon, nagkita muna kami. Magde-date muna kami. Pero, sinamahan niya muna ako sa mga bilihan dito sa Mongko. Nakita ko rin to sa FB group. Ang sabi doon, dito daw yung mga murang sapatos. Opo, pero original. Pero bumili din muna ako ng mga pang souvenir, mga mini bag. Kasi mura lang. Imagine nyo, nasa 100 HKD, nasa 6 pieces na, 7 pieces. And marami pang klase ng souvenirs ang pwedeng pagpilian dito. And bumili lang ako ng gusto kong bilhin na klase ng sapatos. Itong Adidas Samba. Kasi diba, uso to ngayon. Pero ang ganda kasi ng style. Gusto ko yung style niya kasi parang klase. And mura lang siya dito, nasa 899 HKD lang siya. So sa pera natin, parang nasa 6,000 plus lang siya. Medyo pricey na kasi to kung sa Pinas pa ako bibili. And original naman siya kasi sa mismong Adidas store ako bumili. And birthday gift ko din to sa sarili ko. And lahat ata ng klase ng brand ng sapatos dito mga kamamshi, andito na sa Mongkok. And bumili na rin ako ng bag. Bali, birthday gift siya sa akin ng partner ko, ni Daddy. And sabi niya, ako na lang daw pipili ng design na gusto ko. Kaya thank you so much, Daddy. And ngayon lang ako nakakita ng napakahabang escalator dito sa mall. And nag-dinner na rin kami ng friend ko dito sa mall. Sobrang sarap nitong pad thai. Thai food yung kinain naman namin. Pero ang sarap ng pad thai, promise. Pinakamasarap na pad thai na natikman ko. And after namin mag-dinner, nag-dessert naman kami. Kumain naman kami ng halo-halo dito rin sa food court ng mall. First time ko itong natikman mga mamsi sa Taiwan. And then try ko din kung pareho sila ng lasa dito sa Hong Kong. Pero parang iba or iba lang yung order ko. Pero okay lang, masarap din naman, pero mas masarap yung sa Taiwan. And pagbalik ko ng hotel, nag-impake na po ako kasi bukas, maaga pa kami aalis, 8 a.m. And nag-ayos na ako ng mga gamit, pasalubong, ganun. Sobrang kalat mga kamamshi, pero carry lang, minsan lang naman to. And day 6 na namin dito sa Hong Kong, pero pauwi na kami. Maaga yung flight namin kasi uuwi pa kami ng Iloilo, hindi kami sa Manila. Kaya kailangan maaga yung flight na kukunin ko. And sumakit yung chan ko mga kamamshi, buti na lang malinis yung CR dito sa airport, no, sa Hong Kong, no. And nagulat din ako mga kamamshi, may train dito sa airport ng Hong Kong kasi sa Taiwan wala eh. Kaya naisip ko, so malaki pala talaga ng airport ng Hong Kong kasi may train sila. And ang dami ding store dito mga kamamshi, parang mall. Hindi ko lang talaga nabidyohan kasi nagmamadali kami sa flight namin. And bumili na lang din ako ng almusal kasi hindi pa ako nag-aalmusal. And so far hindi naman delay yung flight namin. And sa mga magtatanong po kung magkano yung estimated ko na nagastos ko lahat-lahat dito sa Hong Kong, yung plane ticket, hotel, pagkain, ticket sa mga Hong Kong Disneyland, ganon, estimated ko mga kamamshi na sa 150,000 po. Opo, yun lang po yung nagastos ko, pero hindi pa po kasama dyan yung mga shopping-shopping ko na personal, ganon. So, ayun lang. Thank you for watching mga kamamshi at sinamahan nyo akong mamasyal at mapagod dito sa Hong Kong. And sana nagka-idea kayo kahit papano. So, ayun lang. See you next time po ulit.